Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Chopelo Guadis III, Chairman po ng LTFRP. Salamat po sa binigay niyong pagkakataon ito para po maihayag po namin ang tunay na sitwasyon sa ground. Unang-una po ang aking panawagan po sa mga transport groups. We appeal to the rallying transport groups to remain calm. Tulad ho nung kami ay nasa Senado, inanyayahan ho namin sila rito para pag-usapan po ang kanilang problema. At sana po sa kanilang pag-declare ng strike ay isipin po nila ang mas malaking problema po, at ito ay ang kapakanan ng mga pasahero na nahihirapan sa mga apektong rota. We assure the commuting public that the government is on top of the situation. Other than the LTFRB, we have other government agencies assisting us, namely the local government units, the MMDA, the Office of Speaker Romualdez, and other government groups who are providing libreng sakay po. Marami rin hong sumanib sa atin at tumulong sa mga hanay po ng mga may-ari po ng mga city buses na nagpo-provide po ng libreng sakay. Pero sa amin pong pananaw, tila hindi na rin po ito siguro ganong kailangan, dahil base po sa ating monitoring ay about 5% lang po ang nag-sumama sa ganitong strike ho. Sa kabuuan po ng ating sa Pilipinas po, it's only about 5%. In Metro Manila, it's about 10%. So 90% po ang Metro Manila. Dito lang po halos ang kabuuan po ng ating strike. So ako po ay muling nananawagan ho sa mga sumali po dito sa strike na to, na sana po huwag na ho nating palakihin ang problema. Sa tulad ho ng pagkakasabi ng Kalihim Jaime Bautista, bukas pong aming tanggapan para ho pag-usapan ang inyong mga inanaing, at we're willing to adjust to your needs. Basta ho ang importante rito, tayo po ay nagkakaintindihan that we have one common denominator, at ito po ay ang kapakanan ng mga sumasakay po sa ating pampublikong sasakyan. Okay, ready na po tayo kung sino po mayroong questions. Kasama rin po natin si Mr. Joel Bulano, ang Technical Division Head ng LTFRB. So, pa-introduce lang po ng pangalan at media outfit bago po ang inyong tanong. Unahin po muna natin. Sir, sige po. Kayo po muna. Hello. Sir, Vic Sumintakob na 25. Sir, ano pa mong pwede niyong i-offer sa transport group sa panawagan ninyong huwag nang palakihin ng problema, samantalang nagkaroon na kayo ng dialogo previously, in-extend nyo na from June 30, in-extend na hanggang December, ano pa ba ang pwede ninyong i-offer sa kanila? Marami ho kaming napag-usapan ng mga iba-ibang transport groups. Yung iba ho, kaanib nga ho ng manibela, yung deadline is just one of the many things na napag-usapan namin. Isa pa ho is the continuing education ng ating mga chuper para po maintindihan nilang itong modernization program, dahil tila po ang sanhi nitong strike na ito is the fear of change. So, kailangan ho namin at napag-usapan namin na bababa po yung mga staff ng LTFRB sa mga kooperatiba para ipaliwanag. Pangalawa po is yung ira-rationalize po namin yung kanilang rota para sigurado pong it will be a profitable undertaking po yung mga rota nila.
Isa pa ho is tutulong po ang LTFRB sa pagpuproseso po ng loan nila sa Land Bank at DBP at sa mga ibang financing institutions po. Kami po ay we will guide them para sa mga processing ng mga loans nila. And then finally po doon sa modernization po, mayroon ho kami ibang perspective from the traditional ho na bus na nakikita niyo po di. I-maintain po namin yung traditional jeep but subject to modifications po para po ito ay it will conform with the Philippine national standards and it will lower down the price from 2.6 to only about 1.3. Marami ho kaming iniisip na programa para po maibsan itong modernization program, ang takot ng ating mga kapatid ho na itong modernization program ay magtatanggal po ng kanilang hanap buhay. Sir, just a follow-up. Kumusta po ang assessment ng LTFRB sa tinakbo ng unang arangkada nung strike na sinagawa simula kanina? Thank you. As of 11 o'clock, kung sa Metro Manila NCR, we have only at least 10% po yung affected. May mga areas or routes na affected. But again, with the available rescue buses and libreng sakay, na-address po. In fact, wala ho kami niya nakitang nag-build up talaga until now na mga passengers. If you will ask me about the nationwide situation, only two areas in the country ang merong situation na katulad ng sa NCR. Pangalawa yung NCR, number two is Region 4A. On a moderate code lang po sila. But the rest of the country, as of 11 o'clock, normal po yung kanilang situation sa kanilang public transport. Alright, sino po? Sir Joseph? Yes. Sir, good morning. Kay Chair or kay Sir Bolano. Sir, yung pong MC, I understand, will be, the new MC, no, will be issued next week, tama ba? And what happens now to the deadlines? Unang-una po yung unang MC na nilabas namin, putting the deadline na June 30, ay ibabaguhin po namin, that would be extending the deadline to December 31. And during that time ho, yung iba-ibang deadlines din po para sa completion ng modernization ay iuurong din po namin lahat. So effectively ho, mga hanggang 2024 ho bago makumpleto yung first phase po nitong program. So wag kong mabahala ang ating mga kapatid sa transport industry po because we are on a constant dialogue with them. And the deadline may be adjusted kung sa pananaw po namin ay hindi pa ho nila kayang ma-consolidate yung mga sasakyan nila up to the end of the deadline. Sir, yung pong December 31, what happens to that? It stays for now or you're extending it already? It stays for now po, but it will always be subject to review. Sir, can you give us an idea kung ano yung mga movable parts dong... I think the MC per se is not the problem, but the root of it, no? Yung 2017 franchising guidelines, yun yung medyo, if you have to solve it, that's probably where. Ano po kaya yung mga parts that are movable, the provisions of the 2017 omnibus guidelines na pwede nating i-relax ng konti as per Secretary Bautista and even maybe the President? Of course, other than the deadlines po, ang mga pwede nating i-relax dito ay yung mga route rationalization plan. Sa ngayon po ay ang hinahanap po ng bangko is a route plan and we're coming up with a memorandum circular to address that po, yung pangangailangan ng route program. Yung sa financing din po, that can be subject of negotiations pag hindi ho matugunan kaagad ng ating mga government financing institutions, we will be extending the deadline further po. On the what, sir? Deadline on the...
yung deadline po sa modernization program. Pero yun hong consolidation ho, which is the first step, ang initial deadline po nito would be December 31. Mm-hmm. Continue lang, sir, before I... How about the franchise, sir? Because I think one of the contention ng mga opposed to the modernization is yung parang sana gusto nila individual franchise na lang, or they'll be allowed to form their own cooperatives and not necessarily join those that are already existing. Sir, ano ba, sir, amenable ba kayo dun or no? Yes, we have been looking into that. We have now a study group or a technical working group looking that into the possibility of having two or more cooperatives for a certain route. Currently, the program is one route, one cooperative. But again, kung hindi ho kakayanin for personal or other reasons po, we can extend that. Meaning to say there can be two or three cooperatives per route. But again, sir, this is always subject to the study of the technical working group. And there is no hard and fast rule. May mga ruta po siguro na one franchise, one cooperative. I mean, one route, one cooperative. Sa mga malalaki pong ruta, we will entertain the possibility of having more than one cooperative. Thank you. Okay, sir. Si Mr. Alan Gatos po and then si Ms. Karen. Sir, pinabanggit nyo kanina na willing kayong mag-adjust dun sa hinihingi ng mga transport group, pati yung itsura ng jeepney, na kung yung traditional look pa rin, yung pa rin. Kasi yun nga yung isa sa mga ginajustify ng ibang transport group. Pero yung pag-phase out, ano ba? Yung pag-phase out ba sa traditional na jeepney talagang ito ba ay hindi na mapipigilan, kasi isa rin yan sa issue na pinipilit ng mga transport group na nagprotesta ngayon. May phase out ba talaga o wala? At ano ho yung kahinat na ng mga lumang jeepney o traditional na jeepney? Siguro po yung term na phase out is na a misnomer sa pananaw ko po. It's not more of a phase out but more of an upgrading of the jeepney phase. Kung yung mukha po ng ating modernized na transportation, kung nakita po ninyo yung pinakita namin kaninang modernized jeepney, it's still the traditional jeepney. In-improvise lang to conform with Philippine national standards. If that is the case, then there would be no more phase out but merely an uplifting of the modernized jeepney to conform with the Philippine national standards. Yung binabanggit ni Presidente na open sila na rehabilitate yung mga kasalukuyan jeepney, kasama na ba ito ngayon sa tinitignan ninyo, Chairman? Kasi Presidente na mismo nagsabi po eh. Opo. Ang katunayan nga po, yung nakita niyong jeepney kanina, is a rehabilitated jeepney po yun. That's the original jeep po, binago lang yung sa likod po. That is a very clear proof po that we are merely rehabilitating the jeepneys and that the possibility of a phase out is very, very remote po. Kasi ang gusto lang namin is ma-improve po yung roadworthiness ng sasakyan. Okay, last na lang po. Sige po. Sir, si Body Floranda ng Piston, nung mga unang part ng meeting at dialogue ninyo, kasama po siya, pero on the latter part, bigla siya nag-declare na sasama sila sa Tigil Pasada. Ang isa sa dinadahilan niya, yung napapag-usapan nyo daw po, hindi nyo pa pinapapel. Ibig sabihin, walang hard copy yung napag-usapan at puro dialogue yun lang yung nangyayari. Kailan daw ho kaya babalik daw ho siya sa mga dialogue kung makikita niya may pipirmahan sila at yung napag-usapan na categorically nakalista lahat? Sir, I think napakababaw naman pong dahilan yon. Dahil unang-una po, nung nandito po siya at nakipagpulong sa akin ng Huwebes, and then nung nag-usap kami ng Friday, may usapan na po kami na hindi po sila sasama dito sa Tigil Pasada, and then I will address the issue. Alam din po nila at saka ng mga major transport groups na ang paggawa ng memorandum circular ay hindi lang overnight. Dahil marami hong bagay ang i-adjust po namin. Hindi lang yung December 31 deadline.
So it would take a week for us to do that. Alam mo ni kasamang mo diyan, kaya tayo po ay nalulungkot dahil sila po ay sumama dito sa Tigil Pasada sa kabila ng kanyang assurance sa akin ng Huwebes at Biyernes na hindi po sila sasama. Okay, thank you po. Okay, thank you. Ms. Karen. Hi sir, Karen Villanda from BTV po. Here sir. Sir, linawin ko lang yung 10% na sinasabi niyo po sa Metro Manila and 5% sa buong bansa. Is it the route na affected or ito po yung mga PU, yung mga traditional jeep na sumali? Yung 10% yung total yun na affected na routes na nasa NCR. At yung totality kasi ng buong bansa mas mababa kasi halos majority ay normal situation po. Mm-hmm. Sir, hingin na lang kami mamaya ng mga routes na monitored. Pero sir, given na 90% po yung mga bumiyahe na traditional na jeep, would you recommend to the Department of Education na magbalik na po sa face-to-face classes yung mga bata? As of this time, baka hindi pa tayo pwede magbigay ng fixed na recommendation until such time matapos siguro itong araw. We'll again assess after a few hours kung ano yung magiging situation on the ground. Mm. Sir, ano lang, preparation ng LTFRB mamaya na rush hour, uwian ng mga nagtrabaho po. Okay. Just like what happened this morning, kasi sinasabi na hindi prepared si government. In fact, as of today, out of 138 rescue buses na dineploy ng LTFRB and other agencies, ay only 19 units were deployed. Doon sa mga routes na sinasabi natin na affected. So, kung ano po nangyari kaninang umaga, that will also be the preparation this afternoon. Naka-ready po lahat ng aming mga teams sa ground, sa mga staging areas to address doon sa mga areas na magkakaroon ulit ng shortage ng ating mga public transport. We would like also to acknowledge and thanks also doon sa mga LGUs na nagbigay din po ng kanilang support para po ma-address doon sa areas nila na may shortage. To Chair Guadi, sorry, last question. Chair, can you give us the highlights regarding po doon sa napag-usapan natin with the Transpo group kanina? Opo, ang kausap po namin kanina ay ang grupong Actona Corporation. Ito po sana yung the other half ng Manibela who decided on the last minute to forego with the strike and to conduct a dialogue with me. Apat po ang aming napag-usapan kanina. Una is a constant and a continuing dialogue with us, especially with my office. Number two ho is continuing education po ng mga miyembro nila, which the LTFRB will provide para po ma-educate naman yung mga driver at hindi po sila natatakot dito sa pagbabago na gagawin natin. Number three is the financing scheme. Tutulong po ang LTFRB na maghanap ng mga financing companies other than the government banks that will address the issue. And true enough, may mga cooperative banks po kaming na pagtuunan ng pansin who are willing to give the same kind of financial assistance to them. And then number four, other areas of concern po nila, like one, yung extension ng franchise ng mga hindi po na-renew nung panahon ng pandemic, waiving of the penalties. Marami ho kami na pag-usapan. And I would say, very fruitful po, at least 90% ng mga concerns nila na address ko po nung aming pag-uusap. At sila po ay nangako na tuloy-tuloy po ang kanilang suporta sa ating hanay. Hi, good morning, sir. I'm Jenny po from TV5. Sir, yung pinakita niyo kanina na modernized jeep, ano sir, subject for approval? At kung na-approvehan siya, sir, pwede na bang payagan yung mga katulad nitong mga grupong ito na mag-produce? Kasi yung worry ng iba, sir, baka daw kasi yung
ibang bansa yung makinabang dito sa program na ito kasi doon pa mag-aangkat nung jeep. So what will happen ba, sir, talaga? May katotohanan po yung pasabi po ninyo na yung mga previous jeepneys siguro inangkat po natin sa ibang bansa. Pero yun pong pinakita sa atin kanina is PNS compliant po yun. Meaning to say, it conforms with the Philippine National Standard and a lot cheaper. Tinanong ko po si Mr. Juancho Caparino kung magkano po nagastos nila. That's only about 1.3 million. It's cheaper. It conforms with the Philippine National Standard and it preserves the iconic picture of the jeepney. So, yun po ay katanggap-tanggap po sa amin and the jeepney operators may use that as their mode of transportation. So, wala nang angkatin, sir, sa ibang bansa? They can produce na here? Yung makina ho siguro, dahil wala pa ho tayong kakayanan na gumawa nung makina, yun lang po ang iangat natin sa ibang bansa. Pero po yung body, yung design, dito lang po sa atin yun. Sir, balikan ko na, sorry sir. Ihimayin ko lang konti, sir, kasi yung fear ng ibang jeepney driver, kaya sila sumama, kasi baka dumawalan silang trabaho. Dito ba sa PUV modernization, paano ba yung sistema ng pasahod sa mga drivers, sir? Kasi yun yung worry din nila. Susweldo na raw ng tama ang mga driver at magtatrabaho sa tamang oras. Tama ba? Paano ba yung flow nito, sir? Hello. Actually, yan yung kagandahan po ng consolidation. Kaya po, isa sa mga component ng ating PUV modernization is consolidation for sustainability and viability of the route. And to upgrade yung status ng ating mga operator at mga drivers. Tama po kayo, pagka-consolidated na po yan, ang kanila pong salary is based na, hindi na po siya boundary system, kundi it will be now salary based. Aside from that, depende po yan sa kooperatiba o sa corporation, may mga incentives pa rin po sila natatanggap. Dahil sa consolidation, yung operator at driver ay sila rin po yung magiging stockholder ng corporation or cooperative. So they are part of the consolidated entity. Sila rin po magpapatakbo niyan. Kaya yung fear po nila na mawawala sa kanila ay malayo po yun. Kasi nasa kanila po yun kung paano nila i-manage yung consolidated entity. Magandang tanghali po, Mary Ann Bastasa from Radyo Pilipinas. Sir, at this rate, 5%, 10% lang sa Metro Manila yung sinasabi niyong apektado nito. No? Sa tingin niyo ba tatagal ng isang linggo itong transport strike? And also, yung mga sumali ba, mawawalan ba ng prangkisa? Kasi may mga ganong ano yun na baka mawalan ng prangkisa yung mga sumasali sa strike. Although sinabi niyo kasi you're willing to compromise naman at makipagdialogo sa mga ito. So it means ba na kahit sumali sa strike, hindi naman ibig sabihin mawawalan sila ng prangkisa? Well, alam niyo po yung franchise, di ba, nababanggit natin sa... Alam naman po ito ng mga operators na ang franchise po ay may kaakibat na responsibility po yan. At napapaloob po yan doon sa kanilang terms and conditions. But again, may due process po yan. Hindi naman ang ibig sabihin ni nag-sumama ka ngayon ay bukas wala ka ng franchise. Hindi po. Kaya nga nabanggit nga po ng ating chairman na willing po ang LTFRB. Sa mga sumama na makipagdialogo po sa LTFRB para po mahanap po natin yung solution doon sa kanilang mga hinaing patungkol dito sa PUV modernization. Kasi sa lahat ng mga transport sector as transport groups, may ilan na lang po ang hindi po nakakausap ni Chair at napakatsagahan ng aming chairman na makipag-usap po sa kanila. In fact, yung mga malalaking transport group, mayroon po silang regular na dialogue with the chair para po mapapatuloy yung ma-address yung kanilang problema. Kaya patuloy po namin hinihingi o pinananawagan sa kanila na kung pwede po mag-sit down na lang po with LTFRB and DOT. And even kung natatanda nyo ang aming butihing secretary, siya na po mismo ang nanawagan sa kanila na umupo at pag-usapan nyo ito.
Yeah. Yes, ma'am. Sige po. Go ahead. Good afternoon po. Vivian Gulia from ABS-CBN. Just a follow-up on that. May fresh effort po ba from the LTFRB to at least shorten itong planned 7-day transport strike? May developments po ba between, I mean, you have mentioned you're open to a dialogue. Yes, good afternoon. Yes, meron ho kami mga contingency plans. Number one, pag tumuloy-tuloy po ito ng 5 days, we have libreng sakay. And at the same time ho, may mga backdoor negotiations na po kami ginagawa. In fact, we have invited Manibela last week for a dialogue with me and Secretary Bautista. And nagpahayag na rin po ako sa mga kaanib sa transport group ng Manibela at ng Piston na ang aking tanggapan po ay bukas. Tinatawagan ko ho at tinawagan ko ho ang Pangulo po ng Piston na baka pwedeng pumunta sa aking opisina at pag-usapan ho namin para tuluyan na pong wakasan itong strike na to dahil hindi ho ito something that would benefit anybody. Sa kaya ho, ang amin pong tanggapan ay continuous po na nagre-reach out sa mga grupo ho na sumasama o umaanib dito sa Tigil Pasada. I think the demand is to suspend the implementation of the PUV modernization. Is that on the table or not at the moment? What is on the table is the extension of the deadline and look into ways to help them comply with the modernization. Indirectly, that would say isuspend yung Tigil Pasada. Hindi ho namin pwedeng gawin yon, but we can probably prolong the enforcement nitong modernization program para po walang maiwanan. Okay, we have time for last 2 questions. Sige po, sige po. Magandang araw po. Asher Kadapan Jr. po from UNTV News and Rescue. Tanong lang po, mayroon pong kasi daw mga sumali ng mga PUJ na nakatakip yung mga plate number nila. Ano po ang reaction ng LTFRB? Kaya po nakatakip yung kanilang plate number dahil alam nilang i-sanction po yung kanilang ginawa labag sa batas, yung pag-abandona nila ng prangkisa at hindi nila pagbiyahe. Nasa CCTV po namin na mumonitor naman namin po, may paraan po kami para malaman kung sino po yung mga jeepney na yon na sumama sa Tigil Pasada. And we will be filing the appropriate administrative charges po doon sa mga nag-abandona sa kanilang mga ruta at sumama dito sa Tigil Pasada. Okay. Sige sir, mauna ko na po. Sige po. Right. Sir, number one, pauutangin po ba yung mag-rehabilitate ng kanilang sasakyan? Ang kasagutan ba dyan ay opo, papautangin po sila ng mga government financing institutions and cooperative banks. Alright. Sir, pangalawa, ako po si George Cahilas ng CNN Philippines. Pangalawa, sir, kanina nabanggit ko ni Secretary Bautista na tataasan yung subsidy from 160,000, tama ba? Magiging 260,000. Saan po natin kukuhanin, sir, kung napakalit na percentage pa lang ng mga traditional jeepneys ang nag-modernize? Saan po natin kukuhanin ang budget para mabigyan natin sila ng 260,000 na subsidy? Mayroon pong pondo na inilalaan dyan ang Department of Transportation from the road user's tax na pwede pong gamitin sa subsidy ng mga jeepneys. Are readily available na yan, sir? The amount anytime is readily available, opo. May we know how much, sir? We cannot yet give the exact figures now. We have to coordinate with the Department of Transportation. Alright, sir. Sir, lastly, total, sabi niyo po, pwede ang rehabilitation, ang term nyo nga, pag-uplift, at saka upgrade. How about, sir, yung call nila naman na yung tungkol sa consolidation. Yung consolidation, sir, talaga non-negotiable yan as of this point. Thank you. Yes, alam mo yung nung krinaf po yung Omnibus Franchising Guidelines. Kaya kasama yan sa isa sa mga component ng PUV modernization dahil dun po natin nakita yung importance
ng consolidation or operating in a consolidated manner. Dahil kung mapapansin natin yung current situation natin sa kalsada, individual ang operation yan, nag-aagaw-agaw ho yan ng mga pasahero, mayroong, kumbaga may tinatawag po tayo ng street competition. Ang isa pa po dyan na nakikita ho natin, kaya kailangan consolidated, yung mga individual operators kasi natin, kapag ho yan ay naka-earn na, na wala pang, maybe hindi pa tapos yung araw, mayroon na po silang option na umalis sa kalsada. Sino po ang kawawa? Yung ating mga pasahero. Kaya mapapansin natin, kahit maraming number of units, individual units sa isang ruta, bakit dumarating yung time na parang kulang? Kasi may mga pagkakataon no, na control ng individual operators, yung kanilang operation, kaya anytime they can go out of the street or of the routes, kasi kumita na po sila. Yun po yung binabago ng PUV modernization, yung pong viability, availability ng mga units for our passengers, sustainability in terms of operation, low operational cost, kasi pooling of resources because they're operating, and again, yung fleet management system sa pag-dispatch ng kanilang units. So, very critical yung ating consolidation as part of the PUV modernization. Sir, quickly lang, last na. Kasi yung Omnibus Franchising Guidelines, ang other title niya is Guidelines for the Scrapping of Old Public Utility Vehicle Units. So if you now allow rehabilitation, sir, are we gonna see a change or papalitan na po ba itong guidelines na ito? Dahil iba na po yung sinasabi ngayon sa dati. Yung scrapping kasi yung tinatawag namin na Vehicle Useful Life Plan o program is also part of the PUV modernization component. It's part of the 10 components. Kasi kasama ho yan doon sa mga possibility na pagka hindi na talaga pwedeng tumakbo yung unit, even for privature or even for rehabilitation, then it will be subject for scrapping. So kung mapapansin natin yung sinasabi ho na ni Chair o ng DOTR, LTFRB na i-rehab o i-upgrade, remember, pagka nag-upgrade ho tayo o nag-rehab tayo, it should still be compliant to PNS. Okay, so kung yung nakita natin sa baba kanina, napakaganda kasi iconic. But again, sabi nga po ni Chair na it should still be compliant with the PNS. So ano ba yung pinaka-importante doon? Yung specs, yung sukat, maganda, nakakatayo ka rin doon, which is part of the specs. Yung makina, it should be more Euro 4 compliant or at least Euro 4 or better emission na engine. So pag na-comply po yon, lalo na kanina, very iconic, napakaganda ho yun. Wala hong binagbabawal. We encourage local manufacturers to at least to provide itong mga modern jeepneys natin para mas magagaling sa ating bansa yung mga new units na ito. Okay. I think sa ngayon, as far as the VULT is concerned as a component, sa ngayon siguro hindi. Okay, Sir Joseph, last na lang. Sige po, before we close this press conference. So yung question ko po ay yung galing dun sa mga driver na, ang context sir is yung mga driver na may mga traditional jeepney na maayos pa at ang gusto sana nila is kung halimbawa, di ba sabi naman ni PBBM, kung nakakatakbo pa yan, kung maayos ang kondisyon, because we've seen naman mga jeeps na mga 5 years old or 10 years old na kaya pa. Ngayon, sir, in the context of the deadline sa December 31, we are at a status quo. Nothing has changed, no? So ngayon, sir, ilapat po natin yung mga lumang, when I say luma, sir, yung traditional, yung alam natin ng mga jeep, ha? Hanggang kailan sila sakali? Kasi pag po sinabi natin i-upgrade and we meet the standards, iba ng forma yun, sir. They will need to rebuild because yung height, yung build, yung length, iba na yun, no? But I'm just talking about a refurbished traditional jeepney. Halimbawa, si Manong, kung ano mang pelido niya, may matagal siyang jeep na hawak. May flexibility ba yung policy natin ngayon, sir, na magamit pa niya yon in such a time na kapaki-pakinabang sa kanya? Ibig sabihin,
I get the point that they have to be consolidated. Assuming, sir, si Mang Ben ay makapasok sa consolidation, magagamit niya yung jeep, di ba? But only for so long, correct? Because under the PBBM, kailangan niya mag-upgrade. When I say upgrade, patasan yung ceiling and all that. Ngayon, sir, si Mang Ben may lumang jeep, papasok siya. Sige, fine, consolidate. Kasi mas madali na. Diba? May mga ginawang flexibility. Hanggang kailan niya magagamit yung luma niyang jeep? Luma in the sense that with the jeeps that we are familiar with. Maganda yung tanong mo. Again, the MC refers only to the consolidation. Alam naman natin yon. Yes, sir. At under the MC, sinasabi po doon na pagka nakafali ka sa isang consolidated or you are able to form a consolidated entity, kahit luma pa ho yung jeep nyo sa ngayon, makakapag-operate po kayo. Even beyond maybe December, kasi yung December 31, it's only for consolidation. Yes. So whatever the next step of the government, yun po yung sinasabi ni Chair kanina, nire-review po. But again, yung pong consolidation, dun po muna tayo. Kasi nga, yung next step nyan, yung sinasabi natin na fleet modernization is another component na kailangan nung titingnan natin kung how long yung tinatanong mo para sila mag-modernize o magpalit ng mga units o mag-upgrade. So sa ngayon, ang tinitingnan lang muna ng PUV modernization is at least to consolidate. Then after that, policy guidelines will also be issued by the board para po makita kung gaano, paano natin isusunod yung mga succeeding component of the PUV modernization. Okay, sir. Extend ko lang yung question. Yung consolidation, sir, kasi natatakot sila, kung tama yung reading namin dun sa mga nakakausap namin, ha? Kasi may fear, number one, napapalitan yung unit. Sabi nyo kanina, hindi naman agad, right? That has been the policy ever since. But yung consolidation ng, halimbawa, in terms of surrendering franchise, tapos joining cooperatives, in earlier statement, sabi nyo po, sir, we are flexible in that, tama ba? Na, for example, yung one route, kung maraming tatlong operator dyan, pwedeng payagan yung tatlo. I'm just looking at things that are movable in the MC that will probably encourage yung mga ayaw ngayon. So tama, sir, no? Yung halimbawa, sa consolidation, yung franchise, medyo mag-iisahin, medyo that one is not movable, no? But in terms of number of operators in one route, pwede. Tama? Well, you as far as the consolidation is concerned, very clear yan. Pagka nag-consolidate ka, it's a consolidate. Dalawa kasi yan eh. First, you have to consolidate as a juridical entity. Once you already a juridical entity, yung pong mga individual operators na may individual franchises that running along the same routes, they join together to have a juridical entity and consolidate the franchise of individual operator to one franchise, okay, under the cooperative or corporation. So ibig sabihin, yung pong franchise will already now under the name of the consolidated entity. So if you already consolidated, yung operation on will be managed by all the members of the cooperative. So for example, sir, tatlo yung nag-consolidate dun sa isang ruta. Are we going to allow that? Kasi parang ang sabi nila, ang mahal ng membership kung sasali kami sa existing. Actually, initially, nung pag-implement ng PUV modernization, ang target doon ay ini-encourage na one route, one operator, or one juridical entity. Okay. But tama sabi ni Chair na there were routes na madami talaga at lahat sila nakapag-beat nung deadline to file the consolidation. So may mga routes talaga na dalawa, tatlo, mayroon pa nga more than three. Tama po yun. Dito sa MC na nilabas po ng board, mayroon pa rin doong mediation and hearing para doon sa mga nagsasabi na may problema kami doon sa existing na consolidated entity. Mahal maningil, may problema yung co-op or corporation, ayaw kami tanggapin. Pagka ganun po, doon sa MC, very clear, they have still an options. So, ibig sabihin, kung ako si cooperative o individual operator, gusto ko na talagang sumali sa existing, kaya lang, namumroblema ko doon sa existing o ayaw ko tanggapin, kung cooperative ba siya, they can go directly to Office of the Transport Cooperative for mediation.
for mediation. May solution po doon. Kapag corporation naman po, they can go directly to LTFRB for hearing. Special hearing po ito kasi yung sinasabi, matagal daw yung hearing. Hindi po. It's just a mediation also on the part of the LTFRB para ma-determine po ano ba yung cause, bakit ayaw silang isali, bakit po kailangan natin isali yung mga individual operator doon sa existing na. Just to address that issue. So right. To encourage them, to encourage them, pwede bang halimbawa sa dyan, sa East Avenue, may isa ng existing na cooperative, di ba? Tapos yung ngayon na we're trying to convince na mga jeepney drivers, hindi pa sila kasali. Can, as a matter of principle, sila po ay magbuo ng kanila run on the same route? Under the MC, kailangan muna nilang mag-join. Pagka talagang, yes. Pagka ayaw nila or ayaw nung existing because of there's some reasons for not joining or for not accepting the individual operators, then the mediation will come in. So mayroon pa rin silang option. Then let OTC or the Office of Transport Cooperative or the LTFRB determines na talagang pwede silang sumali or they can create a new juridical entity to file a new application for consolidation. That's one of the result. In other words, sir, pwede, pero it's up to you. Depende sa situation. May mediation muna. Okay. And with that, maraming salamat po dito sa ating press conference. Salamat sa paghihintay. Hanggang sa muli po, marami pong salamat sa inyong lahat.